Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ito ang latest update sa kalagayan ni Chris Aquino. Napagpasyahan ng nakababatang anak ni Chris Aquino na si Bimby na ipagpaliban na lamang muna ang kanyang pag-uwi sa Pilipinas at nagpasya na manatili sa ibang bansa upang ipagpatuloy ang pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina. At isinasantabi muna ang mga plano na ipagpatuloy ang kanyang entertainment career sa Pilipinas. Ayon kay Vice Governor Mark Leviste, sinabi daw ni Bimby na wala nang may iwan sa mama niya pag umuwi siya. Nauna nang umuwi ang nakakatanda niyang kapatid na si Joshua. Sa kanyang pagsasalita sa press sa opening event ng Barako Fest 2024 noong Huwebes, ibinahagi ni Batangas Vice Governor Mark Leviste na nagpasya si Bimby na manatili muna sa Los Angeles sa ngayon para ipagpatuloy ang pangangalaga sa Queen of All Media. Anya, there were plans for him to explore show business. Alam mo si Bim talagang hahanga ka sa bata. He's way ahead of his time, even if he's only barely 17 years old. Ipinahayag din ni Governor Mark Leviste ang kanyang paghanga sa dedikasyon ni Bimby sa pag-aalaga sa kanyang ina na patuloy pa rin nakikipaglaban sa kanyang masakit na multiple autoimmune diseases. He thinks, he acts, he cares and loves his mom like an adult. Well, he is a young adult. He's mature, very responsible for his age, and he takes good care of his mom like no other. Ani Governor Mark Leviste. Sa ulat ng bandera, kinumpirma ng handler ni Aquino na si Tin Calawood ng Cornerstone Entertainment na pinili ni Bimby na manatili sa ibang bansa pansamantala. Hi Ate Tin, I wanna stay muna with Mama. Ang nakasaad sa text message na ibinahagi ni Calawood sa press noong Martes, March 19. Sa kabila ng postponement, sinabi ni Calawood na excited na sila sa mga proyektong gagawin ni Bimby kapag napagdesisyonan na niyang bumalik na sa showbiz. Matatanda ang nagbigay si Chris Aquino ng update sa kanyang sakit noong nakaraang buwan. Sinabi niyang sumusubok siya ng bagong gamot at ang mga susunod na 6 na buwan ay magiging crucial para sa kanya. Every January or March? For this year, they decided to do it on March. Yes. Sir, update muna kayo. But she's still coping with the treatments. She postponed her confinement at UCLA Hospital. While I was still there, nagkaroon ng COVID alert sa mga medical facilities. That's why I decided to go home first kasi waiting time. But anytime that she needs me to be in Los Angeles, of course, I'll give it my utmost priority. Siyempre, may mga responsibilidad din naman ako dito, kaya kailangan magtrabaho din at maglingkod sa lalawigan. But as I've said, isang tawag lang, mabilis pa ako sa alas 4 na darating sa Los Angeles. Kailan pa ipapalik? Well, kung walang emergency reason, after Holy Week. Kasi sasalitan din kami ng mga sisters niya, ng mga ibang kaibigan, para hindi sabay-sabay rin. That way, we are assured that Madam is in good company, other than the company, of course, of Bim. Kasi si Kuya George nandito eh, sa Pilipinas. Si Bim ba na po dito? Wala po. He decided to stay in Los Angeles with Chris. Well, there were plans for him to explore show business. Pero alam mo si Bim, talagang nahanga ka sa bata. He's way ahead of his time. Even if he's only barely 17. He's turning 17 on April 19. That's almost a month from now. But he thinks, he acts, and he cares and loves his mom like a bona fide adult. Well, he is a young adult. He's maturing.
very responsible for his age, and takes good care of his mom like no other. I miss you, and I always pray for you, and I love you. Alam mo yan. Paano po kayo kumakapit kung sinasabi ni Ms. Chris na parang delikado yung anim na buwan, parang sinasabi niya? Yeah, of course, her condition is critical. Pero sa awa ng Diyos, nairaraos. Malaking bagay yung mga panalangin na pinapaabot natin sa kanya. So, sa lahat ng sumusubaybay kay Chris, sa lahat ng ating mga kababayan, please continue to pray for Chris. Your prayers go a very, very, very long way. Sa una at sa huli, Diyos lang ang ating sandigan. Wait. Siyempre, mainit pong pinag-uusapan ngayon yung pinagdadaanan ni Chris Aquino. Yes. At matindi po talaga ang ikinalat na kaba ni Chris Aquino sa ating mga kababayan, lalo na sa atin. Mm-hmm. Nakilalang kilala siya tungkol sa kanyang sitwasyon. At ngayon, sumusunod naman si Sharon Cuneta. Oo. Diba? Dahil kamakailan lang, diba, napabalita na merong dinaramdam ang megastar. At talaga nagpa-MRI siya. Oo. Ang dami, may mga pinched nerves siya, ganon. Mm-hmm. Pero salamat sa Diyos, sabi nga niya, dahil ng resulta ng MRI, wala naman siyang problema sa buto. Yun. Kasi alam mo, pag sa buto talaga, ay, mahirapan na yan. Oh, masakit yun. Diba? Oo. Masakit yun. Nakita naman natin, pagka buto na ang tiniriya sa atin, kahit anong gusto mong tayo na gawin, wala. Oo, kasi meron siyang exenatiba na hindi siya makalangat, hindi siya makatayo. Mm. Matagal, kaya, eto na. Kaya na marami nag-alala para sa megastar. Na mabuti na lang kamo, inano niya kagad, nagbigay ka sa binawi niya. Kasi pag-aalala kasi, iisipin ng mga tao, naku, may sakit pala ang megastar, naku, baka mamaya patayin na naman siya sa YouTube, sa mga social media. Yan. At ito po ang isang matinding realisasyon kay artista, kay mga ordinaryong tao, kahit po sino, nagkaroon siya ng realization na kahit pala meron kang pampagamot, kahit mapera ka, kahit magkano ang pera mo na pwedeng ipantustos, baliwala kapag talagang yun naman talaga. Kaya yung sinasabi niya, kaya marami nakapukaw dun sa statement niya yun na baliwala ang pera. Kailangan talaga healthy ka. Health is wealth. Yes. Yun ang talagang ini-endorse niya ngayon at sinasabi sa lating mga kababayan, sa mga suporta niya. Alam mo, one time, di ba, nagkukwentuhan tayo nila Attorney Lozada. Kasi mayaman na mayaman siya. Sabi ko, Mami, ano po ang feeling ng maraming pera, yung milyon-milyon ang hinahawak ang pera? Wala. Ginagawa ko lang na komportable. Nasusunod mo lang yung gusto mo. Pero baliwala, it didn't change me. Sabi niya gano'n, wala. Tapos ngayon, nawala na akong pera. Sinabi niya, gano'ng kablanta, na tulad ng dati, wala ring difference. Simple lang. Ang pera, gagawin ka lang na komportable, pero hindi mo mabibili ang lahat ng bagay sa mundo. Yes. Diba? Unang-una, masarap na tulog. Masarap na pahinga. Yung kapanatagan ng kalooban, yung peace of mind. Diba? Yung panlasa sa pagkain. Hindi nabibili yan kahit saan. Ay, oo naman. Diba? Tama. Ano pa, mga hindi kaya bilhin ng pera? Pag-ibig! Pag-ibig, hindi kaya, diba? Kahit ibig sabihin na, kahit bigla na lang darating sa'yo yun, hindi mo naman binibili yun, oo, pag-ibig. At saka, siyempre yung ano, kaibigan. Pero may kumontra siya dyan, ha, nabibili ang pag-ibig. Yung kaibigan, diba? Yung katapatan ng kaibigan. Oo, hindi mo pwedeng bilhin yun. Kasi mayroong mga kaibigan na, diba, may pera ka man wala, nandyan pa rin sa tabi. Sabi nga, mag-iingat tayo sa pamimili ng kaibigan. Ang asukal at asin ay parehong pareho. Pero magkaiba po ang lasa. Yun na. Yun. Magkaiba yun. Diba? Kaya ano-ano mga hindi kayang bilhin ng salapi, lalo na ang buhay. Correct. Kaya dapat mahalin talaga natin ang ating sarili. Mm-hmm. Dahil health is wealth. Eh yung kay Chris Aquino na lang, diba? Pagkatagal-tagal na, dalawang taong mahigit na siya na nagsasuffer, nakapailalim sa kanyang autoimmune disease, diba? Kung talagang pera ang pinakamakapangyarihan sa mundo, di sana wala na nagkakasakit na bilyonaryo o milyonaryo.
Totoo. Diba? Alam mo, pareho nga sila ng katwiran ni Chris at saka ni Sharon eh. Di ba sinabi din ni Sharon na kahit gaanong pera mo, basta may sakit, mauubos. Sabi niya, mauubos pala. Nauubos naman talaga eh, ang pera. Sabi niya, pero yung happy, yung happiness. Happiness, hindi yun makukuha. Kaya nga, di ba sinasabi nila, basta kahit na hindi ako mayaman, basta masaya ako. Okay na yun. At walang sakit ang pamilya. Ayun. Laging ganun, di ba, Nay? Isa-isahin natin. Money can't buy happiness. Money can't buy peace of mind. Money can't buy love. Kasi kayo, ang katwiran nyo, nabibili ang pag-ibig. Pero hindi pag-ibig yun eh. Last yun. Last, di ba? Pag-ibig sa bullfet. Money can't buy appetite. Di ba? Yun. Sa totoo lang. Ikaw, doon sa mga binanggit nating money can't buy, alin doon ang hindi mo kayang bilhin talaga? Ay, siguro yung hindi ko kayang bilhin doon, yung ano eh. Unang mong sinabi. Ano ba yun? Money can't buy happiness. Money can't buy happiness. Sabi, hintayin daw na maging mayaman para maging masaya at maligaya. Hindi po. Libre po ang kaligayahan. Hindi yan nabibili. Panandali ang kaligayahan lang yung nabibili ng sarili. Totoo yan. Kasi alam mo, alam mo, napili ko yung una mo, yung money can't buy happiness. Kasi, mahirap kasi yun eh. Pagka may pera ka kasi, naiisip po palagi. Paano na ako papasukin ako? Kung paano na ako? Wala kang peace of mind. Wala kang peace of mind, di ba? Pag may pera ka. Di ba sabi, minsan, baka mamaya, may tumutugay-gay na pala sa iyo. Kaya nga eh. Di ba, yung iba nga, di ba, pinarandakan nila may pera o ano nangyayari sa kanila ngayon. Kaya nga, di ba na yun yung mga nananalo kung saan-saan na malaking patin pala. Di ba nagtatago, hindi nila ina-announce kasi nagiging mitya ng buhay nila. Totoo yan. Pero alam mo, yung pera na uubos, yung panahon hindi. Ayun. Kaya dapat nga sinasabi, kahit na wala kang pera, basta mabuhay ka ng tama at masaya, okay na okay na. Kaya yung kalagayan ni Chris Aquino at ni Sharon Cuneta at iba pang mga personalidad na kilala, maging mga Hollywood stars, di ba? Yun naman ang kanilang sinasabi na money is nothing kapag ka panahon na talaga, takdang panahon na ng pagsasauli mo ng iyong buhay, walang magagawa ang salapi. Di ba tinanong mo rin si ano, yung may pera, si Direk, di ba? Di ba tinanong mo rin siya dati na sabi mo? Sabi ko, Direk, ano feeling ng maraming pera? Sabi niya, wala nga akong pera na eh. Wala to, hindi lumawak yung usapan. Wala na, nilagay niya kagad ng period. Tapos tatanungin ko po ba si Ali? Si Alejandro? Edi, lalo naman ang sasabi ko. Lalo naman ako, sabi niya. Basta ikaw, di ba? Naranasan mo, di ba yan? Ay, oo. Ako yung buhay na makakapagpatotoo na ang pera ay gagawin ka lang komportable. Pero hindi mabibili ng pera ang mga bagay na pinakamahalaga sa mundo. Sa totoo lang. Kaya mas masarap yung ganito na merong konti, merong ilalabas, merong papasok, balanse ang buhay. Basta ang mahalaga, wala tayong sakit. Pinaka-important. Health is wealth. No health, no wealth. Sa totoo lang. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.